Isa ho kayo sa gumamit ng herbal ni Ray Herrera. Ilang buwan yun na ho ginagamit? 6 months. Kung bakit bumili kayo ng herbal ni Ray Herrera? Kasi nung una, na-discover nga yung mga bato ko. Bibigyan ako ng gamot ng doktor, okay. Tapa ultrasound ako. After 3 months, hindi gumagalaw yung mga bato. Okay. Ngayon, sabi niya, i-observe natin for 6 months. Inom ka ng maraming tubig, tubig ng tubig, kung nandiyan pa sila. Okay. Baka ma-ultrasound ka na o ma-operahan kung anong gusto ko. Sa loob ho ba ng 6 months, minum kayo ng maraming tubig? Hindi ho. May sa akin, nag-recommenda. Oo. Kay Kare. Punta kami doon. Mm-hmm. Yun, sakto naman, nandun doon si Kare. In-explain niya sa amin yung gamot. Ininom ko yung 10% sa umaga, 20% sa tanghali, 30% bago kumain sa gabi, at 55% bago matulog. Nung 5 months na, parang nagsasawa na ako. Sabi ko, hintayin ko na yung schedule ng ultrasound ko. Mm-hmm. Sabi ko, pagdating ko na dyan sa FEU, sabi ko, o doktor, sabi kong gano'n nung na-ultrasound ako. Nandiyan pa ba sila? Parang na lang ako eh. Sabi ng doktor, naglaglagan na hun lahat eh. Saan ho ba rito ang ultrasound nagsasabi wala na rin ba ito? September 12. Follow-up, sonogram with reference from the previous study dated March 4, 2009. Both kidneys are normal in size and orientation showing smooth contour. Mm-hmm. Ito yung nauna. Yung nauna. Ito naman, March 4, 2009. Size kidney with good. Special. Mag-improve na. Okay. Ano bang nararamdaman ninyo dati na may bato kayo? Noong una, medyo masakit-sakit ho dito sa tagilirang ko. All throughout, tinitiis ko lang sila. Ngayon, may sakit pa ba? Masakit pa ay, wala yun? Na. Ano yung mga nangyayari noon? Hindi kayo nakakapagtrabaho? Nakakalakad ba kayo? Nakakalakad naman ho. Kaya lang, hindi pa ako nag-herbal. Medyo mahina ang katawan ko. Ganun. Nung nag-herbal na ako, sabi ko nga, hindi baling hindi mawala yung bato. Sabi kong ganun. Masaya pa rin ako. Kasi ako, gumanda ang cholesterol ko, gumanda ang pag-move ko, pag-ihi ko. Lahat gumanda. Para sa pakiramdam ko, lahat gumanda. Pero ngayon, wala ng bato. Pero wala ng bato. Masaya na kayo. Salamat na lang po sa Diyos. So ngayon, anong mga nagagawa niyo? Lahat po. Nagagawa ko. Nakakapaglaba ako. Nakakapagluto. Okay. Nakakapaghugas ng plato. Wala man kami katulong dito eh. Hindi naman kaya kayo kinausap ni Karay. Para sabihin, gandahan mo sasabihin mo dahil alam nila na pumunta ako rito. Hindi ko ho siya nakikita eh. Mula nun eh. Mapapakita niyo ba kung ano yung kaya niyong gawin sa amin? Saka naman, kwento niyo lang, sinasabi niyo, pero hindi naman kaya naman may katulong pala kayo. Meron pala kayong... Wala kaming katulong. Ako ang katulong ng mga apo ko. For the music.
Ito ang tanong sa iyo, Ginoong Herrera. Ano yung herbal na ginamit o ininom nung matandang ali doon na nagpatunaw ng or nawala yung mga bato, nalaglang, naihi niya at araw eh. Opo, kasi po pagkagamamit po ng 10%, 20%, 30%, tsaka 55.5, yun po ay bumubuhay po yan, nagpapalakas po yun ng system. At ang kidney po, nabubuhay po niya. Kaya yung iba po eh, kayo ko lang na sabihin na yung mga iba na wala ng pag-asa, sa pamamagitan ng sinasabi nilang transplant kidney, eh wala namang masamang subukan po eh. Sapagkat ako po, ang sinasabi ko, ang una nating sinasabi sa kanila, yung diabetes, napuputulan ng paa. Alam ba nyo ngayon, nakapagtataka nga po eh, ako mismo, at yung mga taong yan, hindi ko po nakikita mula nung seminaring ko, yung pinuntahan nyo na yon. Hindi na kami nagkita, kaya yung pong pagkumplot sa mga tao, hindi po gawain ang abanyong lingkod at lahat ng napuntahan ninyo, kung may duda po yung iba, pwede nilang i-research, pwede nilang puntahan. Okay. At ako ay patag ang aking kalooban, lalo na nito na hamunin niyo ako na pagalingin si Paulino at 20 puputulan ng paa. Mas pabor po sa akin yon, Mr. Bitag, sapagkat lalong mapapanatag ang aking kalooban, sapagkat hindi lang iisang tao ang matutulungan natin. Maaari pong libo. Okay. At ako naman po, hindi ko naman itataya po ang aking masasabi na pinagkakakitaan. Hindi po masasabing negosyo akin eh. Sapagkat malaki pa po yung pagtulong ko sa mamamayang Pilipino kesa roon sa tinatawag na kinakailangan naman eh, kumita naman ako ng konti, pero hindi po ganong kalakihan. Sapagkat nag-iisa na nakakaresolba ng pagtaas ng blood sugar at nababalik at nalulunasan ang sakit na diabetic, nag-iisa lang po yan. Pwede kong imahal ng 10,000 sa bote yan eh. Okay. Pero hindi ko po ginawa. Sige, Mr. Ray Herrera, yung mga testimonya na yun, ako'y medyo, sabihin ko, na iintriga kasi yung sa'yo, hindi ka gumagamit ng mga endorsers, hindi yung mga kung sino personalidad, mismo yung mga gumamit. At siniguro namin na hindi mo nga binabayaran to at hindi mo nakikita, kaya yun ang aming tinitingnan namin, yung case ho na ginagawa ho ni Bitag. Pero mas maganda ho siguro abangan natin itong magiging resulta, dahil dito na ho doon yung point of the issue, na yung 20 pasyenteng mga mapuputulan na ng paa na sinabi na ng doktor, na nanggaling sa doktor, na pupunta sa amin, i-screen hero namin yan, ano? And make sure na kami ho sa Bitag, hindi ho si Ray Herrera. Wala hong kinalaman si Ray Herrera dito dahil tinaya niya ho yung kanyang profession, ang negosyo niya. Kami naman, gusto namin maprotektahan ang publiko, walang panlilin lang, walang pagsisinungaling, walang panloloko. Malinaw lang ho, ang magbebenepisyo kayo ho. Kaya ano ho yung nakataya rito? Si Ray Herrera, ano hong trabaho ko, ginagawa ko ho para sa inyo. At dito sa parting to, hindi ho lokohan to. So abangan ho. Again, uulitin ho namin yung video, papakita ho natin bago kami magpapaalam ni Karay, na dito ho, abangan nyo, dahil ito ho ang unang case namin. At susunod, at marami pang iba, nananawagan kami na sige, lapit kayo sa amin sa UNTV. Sa programa ho ng Bitag, wag ho kay Ray Herrera. Oras na nalaman namin, nagkipag-ugnayan kayo kay Ray Herrera, disqualified agad kayo. Ganun lang ho. So, Ray, ako'y magpapaalam na muna. In the meantime, ipi-playback ho namin para maintindihan ninyo. Abangan nyo ho to ang magiging resulta. Enero a 8, eto ho. Ha? Pasintabi lang ho sa mahihinang sikmura. Again, uulitin namin.